guys, welcome back to my goodness. Today we are going to bake Rocky Road brownies. Right, samahan niyo ako, masarap to. So for our ingredients, we'll be using all-purpose flour, and then this is a chocolate bar na chinap ko lang siya. Ito yung brand niya. Selborne. So this is a baking chocolate bar na chinap ko lang. Pwede rin naman choco chips na ginagamit yung pang design. Pwede rin yun. Mamaya imi-melt natin siya. And then we need also 2 pieces of eggs, large. Light brown sugar, white or brown sugar will do, but it would be best if you will be using brown sugar kasi may molasses taste yun. It will add to the taste of the brownies. Now we'll be using instant black coffee. This is unsweetened cocoa powder. We have butter. This is vanilla extract. We'll be using baking powder, iodized salt. And then for our toppings, for our Rocky Road, we'll be using marshmallows. Ito yung maliliit na marshmallow. Yan. I chose white lang. May iba-ibang color niyan. And then, I have my walnuts. So, you can use any kinds of nuts na preferred nyo. You can use almonds, cashew, or just the regular peanut will do. Depende sa budget nyo. So, ito lang yung mga ingredients niya. And then, we will be using this kind of tray for our brownies. Yan. May nabibiling ganito para hindi mo na siya ihihiwain. Or, pwede rin naman gumamit ng baking pan na rectangle. Chop nyo na lang siya. But, when you are using marshmallow, mahirap i-chop kasi madikit siya. Pero, pwede naman. Doable siya. Lalo na kung wala kayong ganitong klase ng brownie tray. And, we'll be using also our strainer and a mixing bowl. Alright, so let's start cooking. Stay with me, guys. First thing that we're going to do is we'll be using just half of this butter. So that's equivalent to 1/2 cup. So kakalhatiin nyo lang siya. Dapat yung butter na room temperature na. So just half of this, eyeball nyo na lang. So we're going to cream that together with our sugar. So soft yung butter natin. Then we'll put our sugar. Mix mo lang siya. Okay. Then, we'll add our eggs. So, crack ko lang yung eggs. So, I'll change my spatula into a whisk. Para mas madali na makrim natin yung butter. So, may hinalo ko yung egg. Mix mo muna siya bago mo idagdag yung isa pang egg. Okay. Para ma-incorporate siyang mabuti. Then, our second egg. Check nyo kung may mga naiwang balat. So, our eggs are okay. Mix na natin. Cream na natin yung ating sugar mixture. Okay, so, after that, we're going to use our chocolate. So, nilagay ko siya sa isang microwavable container or bowl. Tapos, ima-microwave ko siya for a minute para matunaw yung chocolate. Okay, I'll get back to you. Okay, papakita ko sa inyo. Kahit na mukha siyang buo-buo pa, tunaw na yan. Okay. Kasi pag minix mo, yan, tutunaw na siya. So, i-mix nyo lang na mabuti hanggang wala na kayo nakikita na buo-buo. Kasi kung may buo-buo man yan na natira, matutunaw siya dun sa heat ng bowl mo. Ito na yung mixture natin. Yan.
Dapat ganyan ang kalalabasan. Kung wala kayong microwave, you can use a double boiler. Or you can steam. Double boiler meaning yung ilalagay nyo siya sa isang parang stainless na ganito. Tapos magpapakulo kayo ng tubig, ipapatong nyo doon sa ibabaw. Yung steam lang ang magluluto sa kanya. So that's how you're going to melt the chocolate. Okay? So i-mix na natin siya dito sa ating sugar mixture. Okay, kunin nyo lahat ng chocolate kasi yan, kailangan nyo yan sa brownies nyo. Sayang. Okay. Yan, mix nyo na kagad yung chocolate para magkumalo dun sa sugar mixture natin and egg. Okay. So that's it. Okay, we're using a spatula para makita natin yung ilalim kung na-mix natin mabuti. Minsan kasi may naiipon sa ilalim na butter. Okay, so this is good. We'll add in now our vanilla. Then mix lang natin saglit. Okay, we'll sift our dry ingredients. So we have our flour. Okay, next will be baking powder. Okay, our salt. So lahat ng binibake natin, guys, dapat may salt. Kasi it will enhance the flavor of all the ingredients. And then our cocoa powder. And sweeten. And then don't forget the coffee. So we're putting coffee kasi para ma-enhance yung flavor ng chocolate. Sift na natin. Kasi yung ating cocoa bubuo yan. It needs to be sifted. Ayan. May malalaki. Para well distributed yung ating chocolate or cocoa sa ating mixture. Next will be may mix na natin to. So, dandan lang ang pag-mix. Ayan. So, brownies is typically a heavy dough. Malagkit ito. Parang muffin. Yan. So, do not overmix. Basta nagmix lang yung mga ingredients. Wala ka nang nakikita ang mga flour na nakakalat. Okay, so this is already good. So guys, I have here my brownie pan. Para hindi siya dumikit sa ilalim, I'm using a 3-ounce cupcake liner. Lagyan nyo lang. Isang scoop lang nito ang gagamitin natin. This is, I think, the medium size. Okay, yan. Kahit bilog yung cupcake liner natin, pag nilagay mo siya sa square na baking pan, kukunin niya yung gulma ng baking pan natin. What I will do is, I'll put some marshmallow on top. Yan, ganyan. Dapat yung walang space na makikita.
pinasarap lalo siya ng marshmallow sa ibabaw. Kasi ma, magiging gooey ito eh. So after that, I will put some walnuts sa ibabaw niya. Kung meron kayong mga chopped na almonds, mas magandang gamitin. But I prefer using walnuts ngayon. Kasi nung nakaraan, puro almonds yung ginagamit ko. So, roughly chop lang tong walnut. Kung wala kayo nito, you can just buy, you know, yung mga happy peanuts. Tapos i-chop nyo roughly. Lagay nyo sa ibabaw. Masarap pa rin. Itong Rocky Road brownies ko, guys, best seller ko to. So, you can turn it into a business. Right, so ito na yung ating walnuts. Lagay ko na dito. Okay, so this is now, guys, ready for the oven that I have preheated at 180 degrees Celsius. Now, we'll always do the halfway through, we turn it around para mag-even yung cooking niya. Okay? Alright, guys, we're back. Luto na yung ating Rocky Road brownies. So, we bake this for a total of 40 minutes. Around 20 minutes, binaliktad natin siya for even cooking. So, yung tinurn around natin, yung brownies. Now, we'll check kung luto na talaga siya. So, you'll insert a toothpick or a cake tester or a barbecue stick in the middle. Pag wala nang dumikit na crumbs sa kanya, luto na yun. Yan. Kapag hindi nabasa yung stick, okay na yun. So, we were able to make a total of 15 Rocky Road brownies. So, immediately, lilipat natin ito sa ating cooling rack para mag-stop yung cooking niya. Para hindi ma-overcook yung ating brownies at hindi maging dry. So, ayan. So, ganyan siya, guys. Ayan, guys. So, check natin yung malamig ng brownie. So, soft siya sa gitna. Ayan, no? Yung gooey marshmallow. Ayan. So, ayan. Kaya minsan mahirap i-chop ito kapag hindi individual kasi madikit ang marshmallow. Pero yun yung masarap sa kanya, yung gooey niya. So, pakita ko sa inyo yung ilalim. Yan, hindi siya. Right, hindi sunog yung brownies mo. And then, yan. Atong gustong-gusto ko itong timpla ko ng brownies kasi hindi siya masyado matamis. Ang crunchy ng marshmallow. Yung sa gilid. Harap. Nag-ibigay ng ibang taste yung marshmallow niya. Ito, hindi kasi masyado matamis kaya gusto ko siya. Good combination ng walnut tsaka yung mallows. Guys, try nyo na sa mga bahay nyo. Ilutuin nyo na. Pwede rin itong pang-benta, pang-business. Ganyan, no? One of my best sellers before. Alright, guys, so thank you so much for watching my videos. Please don't forget to subscribe and
Click the bell notification para na-notify kayo every time na may new upload ako. So thank you so much guys for watching. Have a great day everyone. Enjoy!